Yan, sobrang tahimik ng dagat ngayon. Sana ang balak ko agahan yung alis. Siguro mga ang balak ko sana kanina, siguro mga alas 5 gano'n, madaling araw. Gabi pa lang, prinipare ko na yung mga gamit ko. Kaso lang, inatake rin ako ng allergy ko, tapos nasabayan pa ng insomnia. Kaya siguro, wala, hindi ako nakagising talaga ng maaga ngayon. Kaya yun ang nangyari. Pero sa bagay, okay lang naman. Kasi hindi pa naman ganun ka tanghali. Pero siyempre, mas masarap sana kung mas maaga aalis. Kasi, alam niyo, mas nai-enjoy nyo yung rides. Ganun. Sa totoo lang, halos wala akong tulog ngayon. Kasi, talagang napansin ko, nakatulog ako parang maliwanag na. Tapos nagising ako mga alas 8. So, talagang kulang na kulang ako sa tulog yan. Pero siyempre, kailangan natin na eh. Kailangan natin magtrabaho, di ba? So, kailangan pa rin natin mag-deliver ngayon. Dapat kahit medyo masama yung pakiramdam ko sa totoo lang. Pero, siyempre, pilitin na lang. Kaya ang importante, matatapos din naman natin ito ngayong araw na ito. Ngayon yung isang gabi, bumili na rin ako ng gamot sa allergy ko, ito. Ito ngayon ang ginagamit ko, yung Abamis. So, effective naman kapag ini-spray ko sa dun sa ilong ko. Kahit papaano medyo umu-okay naman yung sumpong ko. Pero wala, medyo matindi na rin kasi yung allergy ko. Kaya minsan talaga balot na balot yung ilong ko pagka na biyahe ako. Pero wala eh, nakakalusot pa rin talaga eh. Anytime talaga na sinusumpong din ako ng grabe. Tapos ayun, hindi din ako makatulog pagka ganun. So dun sa mga may allergy na katulad ko, mas maganda agapan nyo na. Mga 120 lang. 120 there, okay, oh. Ganun din eh. Okay. Thank you. Ito. Reward card po. Sige. Thank you ah. Let's go. Let's back to ride. Ayun, enjoy itong biyahe natin ngayon. Ang oras pa lang natin yun is 11:34 na pala. So, hindi na pala talaga maaga. Dito pa lang ako ngayon sa Calamba. Pero siyempre, mga ilang oras lang naman din ang biyahe natin. Easy lang naman talaga tayo. Hindi naman tayo yung tipo ng halos akala mo hinahabol natin yung oras. Hindi naman natin hinahabol lagi yung oras. Ang hirap kasi, di mo naman talaga kayang habulin yan. Minsan, bitin ka pa nga, di ba? Huwag natin piliting habulin yung oras. Lagi tayong parang pag nagmomotor tayo, lagi tayong nagmamadali. Pakiramdam natin, late na tayo. Kung late na tayo, di wala tayong magagawa. Di talagang late na. At least late din yung pagtanda mo. Di ko alam kung totoo yun. Tingnan nyo yung bundok dito sa may papunta ng Los Baños. Mapag siya ngayon. So, ibig sabihin, parang malamig ang panahon ngayon. Pero parang hindi kasi medyo, pero hindi kasi init ng mga nakaraang araw. Medyo okay naman ngayon.
Pero siyempre, di lang din natin alam kung sa parte doon, kung anong sitwasyon doon. Kaya nagdala rin ako ng payong para in case na umulan. Isa kasi, inaabot tayo ng ulan doon sa alanganin, yung wala kang masilungan. So, wala. Patay ka doon pagka ganun. Kaya ginagawa ko, nagdadala na lang din ako ng payong. Lalo kapag gantong biyahe, alam nyo naman ngayon halos barabaranggay na lang ang ulan ngayon. Minsan, dito sa Calamba, umuulan. Pagdating sa Los Baños, hindi. So, kaya kailangan talaga laging ready. Ako pa naman, di talaga ako gumagamit ng kapote. So, talaga nagdadala na lang ako ng payong. Tapos, kapag ka talagang sobrang lakas ng ulan, humihinto na muna ako. Dati kasi, hindi ako humihinto. Noong mga panahon na siguro, di pa masyadong malabo yung mata ko nun. Kasi, okay pa nung biyahe no, dahil kahit hindi ako nakasalamin Ang mahirap kasi kapag ka umuulan, pagka yung nakasalamin ka na, yun, pag tinatamaan na ng ulan yung salamin mo, lumalabo. Hindi kagaya dati, pag hindi ako nagsusot ng salamin, mga panahon na hindi pa malabo yung mata ko, okay lang. Talagang kayang-kaya kong sumugod sa malakas na ulan. Tsaka, yung bang pag nabiyahe ako nung talagang basa akong basa noon. Talagang sugod kong sugod kahit sabihin nyo nasa Manila pa lang ako. Kasi dati, ang ulan, pag umulan ng Laguna, talagang umuulan ng Manila. Ganun noon ang ulan noon. Kaya okay lang kung halimbawa nandito ka sa, nandun ka sa Manila. Kasi nasugod lang ako nung kapag kayong pauwi na ako noon. Talagang salubong kong salubong noon. Ngayon, hindi mo malaman kung saan umuulan ngayon. Dahil minsan, umuulan sa may Calamba. Pagdating ng Kabuyaw, hindi umuulan. So, hindi ka pwede basta-bastang sumugod. Kasi, baka mamaya, pagdating doon sa kabilang barangay, maaraw pala, tapos basang-basa ka. Dito na lang tayo. Dito na tayong dumiretso. Dito na tayo. Kapunta tayo ng Kalawan. Siyempre, mas shortcut kasi ito papunta ng Quezon. Dito pa lang tayo ngayon sa alam ko ano pa lang to. Hindi ko alam kung anong lugar talaga yung eksaktong lugar na to, pero papunta ng San Pablo to dito. Punta ng Kalawan, Laguna. Malayo-layo pa ang biyahe natin. Pero siyempre, hindi naman tayo nagmamadali. Enjoy lang naman natin itong biyahe natin. Tapos mamaya pala, tama-tama, sa tuwing dadaan ako dito sa lugar na to, meron tayong kinakainan dyan. Tsaka may mga juice dyan, yung talagang natural na juice na mga pineapple, yung mga ganun. Basta tuwing pupunta kami rito, yun yung mga bagay na hindi namin pinapalagpas. Talagang bumibili kami ng juice. Kakain na rin ako dun mamaya ng mga ano. Kasi hindi pa ako kumakain simula kanina. Nagkape lang ako kaninang umaga. Tapos yun, sibat na. Hindi na ako nakapag-almusal. Hindi na ako nakapag hindi na ako nakabili ng pandesal. So, okay lang yun. Medyo nagugutom na rin ako dahil pasado alas 12. Kaya yun, tama-tama, eksaktong-eksakto yung dinaanan natin. Pwede na tayo mag-snack muna ron. Tapos siguro mamaya sa Quezon, saka na lang tayo maghanap ng pwede natin talagang kainin na solid. Ito yung pinaka gusto ko talaga trabaho, yung nagdi-deliver ka na, nagra-rides ka pa. So yun, kahit papano okay naman yung simula na. Siyempre mas maganda nagsisimula ka sa ganito, yung sa mababa. At sa talagang kailangan mo lang sipagan. Nakagaya niya, sinisipagan ko. Okay naman, may resulta naman talaga yung pagsisipag mo. Tsaka siyempre, yung positivity ng isip mo, kailangan laging nandun. Although minsan talaga may panahon na panghihinaan ka ng loob, pero siyempre huwag mong i-stay dun yung pakiramdam mo. Kailangan umalis ka dun sa pakiramdam na yun. Okay lang naman minsan talagang ganun. Kasi di mo maiwasan talaga na panghinaan ng loob, pero importante nagbababad dun sa pakiramdam na gano'n. Umaalis ka rin dun sa gano'ng pakiramdam. Siyempre,
syempre alam niyo naman, 'di ba? Ang buhay natin talaga, talagang parang sa akin ang buhay parang hindi gulong ng palad eh. Ano may yung parang gulong, nasabi nila, minsan nasa ilalim ka, minsan nasa ibabaw ka. Para sa akin ang buhay parang dagat. Minsan maalon, minsan tahimik. Minsan kailangan mo minsan kailangan mo lang sumunod sa magpaanod, yung parang ganun. Minsan kailangan mong sumalungat. So para sa akin yun ang buhay, parang dagat. Instead na parang gulong, kasi yun ang gulong kasi. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Yun lang, yun lang yung karakteristik ng gulong. Minsan mapaplat, di ba? Minsan malubak, ganun. Pero para sa akin talaga, ang buhay parang dagat. Lumarating yung alam niyo yung pagka tag-init, di ba? Or pagka malama, ano ba ito, pagka bilugang buwan, mahirap manghuli ng isda. Kapag kayong may season na maraming ganito, di ba? Parang ganun. Ang buhay parang dagat. So pag iniisip mo yung karakteristik ng dagat, doon mo makikita yung sinasabi ko eh. O mas maraming pwede kang ikumpara sa attitude ng dagat tungkol sa buhay mo. Minsan nandun din yung bagyo sa gitna ng dagat, di ba? So ang importante, di ba, hindi ka nalulunod. Kasi pag nalunod ka, eh yun na yung katapusan mo. Parang hindi mo na kinaya, hindi mo na pinilit na umahon. Although, syempre, may mga taong hindi marunong lumangoy, di ba? Pero syempre, pipilitin mo pa rin, ano. Wala naman ako nakita taong nalulunod na talagang hindi na siya nag-struggle para umangat, di ba? So, ganun lang. Dumarating talaga tayo sa mga pagsubok. Ang importante nag-i-struggle tayo para malagpasan yun. Hindi naman importante kung malagpasan mo agad yun eh. Ang importante talaga lumalaban ka. Kasi hindi naman lahat ng problema talaga may solusyon. Meron talaga mga problema ang walang solusyon, na panahon lang talaga yung makaka yan, yung panahon lang yung bukod tanging makakatapos ng problema na yun. O yan, malapit na tayo. Ayun, yun, dun. Chicha muna tayo rito bago tayo sumibat. Favorite. Tama-tama, medyo may sipon ako ngayon. Kailangan natin ng ano, ng pinya o kaya kalamansi. Ay, yung 20 na. Mali pala yung sakpo. Oo, yung 20 na. Bitin yun, bitin. Sapatan. Stay sana ng ano eh, ng kahit isang gabi dito sa may parting Katimonan, no? Kaya parting Gumakay. Kaso hindi ko magagawa kasi bukas kasi may deliver din ako ng Quezon City naman. So kung wala lang sana akong deliver, ganun sana gagawin ko. Medyo tambay ng ano, ganun, saan-saan lang to. Yun lang, nagkataon. Bala ko sanang pagsabayin kanina umaga, kaso lang hindi nakapag-response yung dinilitira ko kanina. So tanghali, alanganin sobra. Kung halimbawang sisibat ako papunta ng Quezon City, sa babalik ako ng Quezon province, sobrang ano, sobrang talagang para siyang split eh. Kaya sigurado may hirapan ako dun. Kaya siguro dinecide ko na lang na yun, ganun na lang ang gawin, na bukas na lang yung isa. So, trinipare ko na rin yung isang i-deliver ko bukas para kung halimbawa patutuloy talaga, sisibat na lang ako papunta. So, pwede naman tayo bumalik na ano, na Quezon, balang araw siguro. Meron din naman ulit tayong
deliver papunta rito, di okay lang. Ito yung boundary ng San Pablo. O, dito tayo sa San Pablo. Dami ko nakikita bikers ngayon. So, perfect time para sa kanila itong magbike kasi hindi naman ganun kainit. So, ayos, tama-tama. Kaya siguro marami ko nakikita, lalo't bakasyon ngayon. Di ba, mga nakikita ko medyo bata-bata. Siguro, yun ang naisipan nilang gawin habang bakasyon. Perfect na perfect ang panahon pagkaganto. Ayan, dito pa lang tayo sa San Pablo. 8 kilometers pa tayo bago tayo makarating ng Chao. Pero kapag kaganto naman kaganda yung panahon, tsaka ganto kaganda yung daan, okay lang, di ba? Parang hindi ka maiinip. Hindi ka mabubog dun sa biyahe kasi siyempre, ang sarap ng feelings. Lalo mamaya, di ba? Pagkadating na natin sa mga lugar na mga gusto nating marating. Tipong mga magaganda na yung mga tanawin. Parang feeling ko, ang layo-layo ko na. Ang Atimona, yan ang isa sa mga favorite ko talagang lugar. Kaya minsan, bumabalik-balik kami dun sa Atimona. Although, ilang beses na ako nagkaroon ng aberya dyan sa Atimonan, pero hindi ko alam ba't yan ang pinaka-favorite ko talagang lugar, yung lugar ng Atimonan na yun. The famous art, province of Quezon. Okay, we're here at province of Quezon. Alam mo, nagapang-gapang lang pero nakakarating din. Uy, teka, ano to? HPG. Tingnan natin kung paparahin tayo. Para yung motor kasi willing naman tayo, paparahin tayo, dala naman natin yung kompletong papeles natin. Ayan, silenyasan natin. Okay, kasi parang napansin ko nung nagbayan ako, parang tingin ko mas malayo ron, parang iba yung pagka-diversion dito, parang mas malapit kesa dun sa papunta ng bayan. Parang ikot ng ganun, samantala ito tapas. Pero meron namang iba mga bayan na straight, ganun. Tapos mas malayo yung diversion, pero ito parang mas malapit ang diversion pagkadating sa Chao. Alam, Bicol, 169 kilometers nasa Bicol ka na, diba? Kaso wala, hindi natuloy yung plano ng vehicle rides namin. May mga ibang panahon pa naman. Medyo kailangan kasi namin talagang magbawi muna talaga pagdating sa paghahanap buhay. Talagang medyo kailangan muna nating ano, ika nga magbawi. Try naman natin ang diversion. Kasi doon papuntang bayan ng Candelaria. So, diversion naman tayo. Para maiba naman. Nakadaan na kami dati rito kaso gabi. Cordelia Street. So, ayan. Minit uli. Ganda dito. Fresco ang hangin. Aamoy mo yung amoy palay. Pero minsan mas masarap yung pag-commute, yung magbabas ka kasi
sana minsan makapagano ko. Parang hindi na long ride eh. Parang nakasakay uli ako ng bus papunta ng Leyte. Tapos, ayun, hindi na ako magpumotor papunta ron para ma-experience naman uli natin yung excitement ng pag-commute ng nakasakay ka sa bus. Eh, parang iba pa rin yung ano eh, di ba? Ayun pala yung dulo. Layo-layo rin ba ang na-divert natin? Ano na ba to? Ayos lang. Pwede na rin. Bikers, yan, mukhang malalayo. Saan ang biyahe? Saan ang biyahe nyo? Davao? Sige, ingat kayo. Sige. Good luck, good luck. Davao, sarap. Medyo maganda yung pagkakalinis ko ng carburetor ngayon kasi hindi ko siya kailangan galitin yung makina para bumilis yung takbo. So parang relax lang yung makina niya pero mabilis na yung takbo. Eh, tignan nyo. Konting birit ko lang, nagre-response na siya. Kaya relax lang yung makina niya. Tsaka mas matipid sa gasolina pagka ganun. Yung hindi galit ang makina pero medyo mabilis ang takbo. Biglang dumilim. Time check, time check. Already 1:44 na ng hapon. Pero dapat maaraw pa ngayon. Tirikang araw kasi alauna, mag-alas 2 pa lang. So dapat tirik na tirikang araw. Pero tingnan nyo. So no worries tayo kasi may payong naman tayo. At tayong problema. Eh yun ang kagandahan kapag may dalang payong. Hindi ka takot kahit saan ka maka, kahit saan ka abutin, diba? Kaya pas ako nung nag-deliver nung nakaraan. Nag-deliver din kami dito nung nakaraan. Parting Lucena eh. O, parang banda dun pa yun. Nagpesa kami nagpaikot-ikot dyan sa loob ng Tayabas. O, ayos naman. Ayos na likot na ikot na namin yan. Sa Louisiana, yung mga ganun. Mahay-hay. Proper kasi dito pag Lucena proper. Dito tayo sa papuntang Bicol kasi mamunta tayo ng ate mo na. Oh, sarap. Labi. Ayan na. Makulimlim na. Okay lang. No worries. No worries. Meron tayo dyan payong. Gamit natin mamaya yung pagbiglang bagsak ng ulan. So, naihatid lang natin itong laptop. Okay, kahit anong oras na tayo, kahit wala tayong problema sa oras, kahit anong oras tayo umuwi, kahit anong oras tayo lumarga, anong oras tayo makarating, walang problema. Tayo sa ibabaw. Medyo mabibilis ang sasakyan dyan sa ilalim. Kaya, para mas safe, dito na lang sa ibabaw. Kahit sabihin yung may stoplight. Eh, tsagain nyo na. Konting ano lang naman yan. Konting segundo lang yan. Kesa naman dito. Kasi dati nakakadaan ako rito. Kailangan talaga sobrang bilis mo. Kasi mga nasa likod mo, ang bibilis. So, konting segundo lang naman isasacrifice. Kesa naman dun, di mas safe pa rito. Eh, okay na tayo rito. Oops, teka. Dito tayo sa kabila. Ayan. Okay. Aba, aba. Malapit-lapit na tayo sa Atimona. Yun, no? Atimona. Pagbilaw tapos Atimonan ba? Tama. Parang bago ng bago, eh. No? Hindi, kasi alam nyo, sa totoo lang, hindi ko naman kasi kinakabisado kung ano yung sunod-sunod. Basta ako, bibiyahe lang ako. Yun lang sa akin. Tayo sa Tagbilaw Pagbilaw Town Proper. Alam ko susunod na rito ay Atimonan na. Ayan. Pagbilaw Park. Ayan, Pagbilaw. Bigyang uminit na naman, 'di ba? Talagang hindi mo masasabi yung panahon ngayon, biglang iinit, biglang kukulimlim, aambon ng konti. Oh, 'di ba?
be ready kapag talagang maglo-long ride kayo. I-ready nyo na kung ano yung mga ginagamit nyo, kapote, payong, or kung ano-ano man, diba? I-ready nyo kapag bibiyahe talaga kayo ng long ride, eh, hindi pa pwedeng wala kayong dalang ano, kung ano man yung ginagamit. Ayun, malapit-lapit na tayo sa Atimona. Nangahanapin na lang natin mamaya is yung malusak. Bago tayo umakyat ng sigsag, hanap, pagtanong muna natin para hindi na tayo masyadong ano. Siguro naman alam nyo mga residente kung saan yung malusak. Alam nyo, para sa akin dito na nagsisimula yung magandang tanawin dito sa Quezon. Pagdating dyan sa may Atimona, tas yung yun, zone, yung pagano, dire-diretso na punta na Siain, yung mga ganon, Bumaka, tapos dire-diretso na papunta ng Bicol, ganon. Para sa totoo na parang hindi na ganon ka hirap puntahan yung Bicol ngayon, parang talagang tiyagaan lang talaga. Kung talagang gusto mo pumunta ng Bicol, parang tsatsagain mo lang talaga sa kahit ganitong takbo, makarating ka naman. Siguro mga 10 oras siguro, nandun ka na sa Bagaspas. Pag na ganito kabagal, okay lang kung mga ganun. So maganda kung aalis kayo doon ng madaling araw, yan. Oo, alas 3, mga ganun. So maganda, alas 2. Talagang gusto nyo pumunta ng Bicol, tapos yung chill ride lang kayo. Minsan gusto kong ulitin yung ano eh, yung loop ng Bundok Peninsula, kasi maganda rin talaga siya eh. Meron din talaga kami mga na-miss na lugar doon eh, yung hindi namin talaga na puntahan. Eh gusto namin puntahan yun. Medyo nagkamali kami ng ruta namin doon. Pero maganda rin yun kasi ando lang Katanawan, yung Bulanay, yung mga ganun. San Narciso, San Andres. Nang hindi namin na meron kami itong hindi napuntahan na lugar na hindi kami nakatagos. Sabi ko na eh, mukhang dito sa may Atimona ng ano eh, uulan eh. Lagi kasi ako ditong inaabot ng ulan sa may mismong Atimona. Ayan, umaambon na oh. Ayan, malakas-lakas na rin yung ulan eh. Oh. Oh. Madalas talaga dito sa Atimona, yung papuntang Atimona ng ulan. Ayan o, oh. Ulan na nga yata rito eh, kanina. Kasi kanina, nasa isip ko talaga, sabi ko pagdating ng Atimonan, dito uulan o. Oh. Hindi nga ako nagkamali, ayan o. Oh. Malakas na, kailangan muna natin sumilong sandali. Kasi wala naman tayong problema, may payong naman tayo. Lakas na! Tumatalab na eh. Pagka umaandar, tumatalab na eh. Buti kung naglalakad ka lang, okay lang. Pero pagka yung pasugod ka na, ang lakas na ng impact eh. So yan, tuloy ang ating ride. Medyo inulan lang tayo ng konti, pero nakapagtago naman. Kaya okay, tuloy. Medyo ano, medyo malayo pa pala kasi lagpas pa pala ng sigsag yung malusak. Medyo maliwanag na dito eh. Ito, mag-ingat kayo sa mga ganyang ano, mga ganyang tulay, yung may bakal na nakalatag. Madulas yan, diyan kami nadulas dati. Nung basa yung bakal, ang dulas, hindi namin napigilan talaga. Kahit anong gawin, basta dumulas ka, talaga dudulas ka na talaga. So, pag dumadaan kayo dyan, iwasan nyo yung dumaan kayo dun mismo sa may bakal na yun. Delikado, lalo pag mabilis kayo. So ito, tingin ko hindi pa umuulan dito. Sa dinaanan namin umuulan. So yun ang sinasabi ko, di ba? Parang ang ulan eh, parang para-barangay na lang. So dito, hindi pa umuulan. Tuyo pa yung ano eh, tuyo pa yung simento. Yikes. Tulay ng yung arko ng Bundok Peninsula, nabangga yan.
na natin kung nandyan pa. Oh, wala na ba? Di ba dati kita yung dyan lang nakalagay yun? Medyo nagiging worse ang kalsada rito. Sana magawa na. Ayan, lapit-lapit na tayo sa siksag kasi nakalagpasan na natin yung papunta ng Bundok Peninsula. Ah, ginagawa pala. Tama ba? Ayan, butas-butas. Ilang beses ko na nakuha na ng video ko. Pero syempre, susulitin natin kasi hindi naman tayo araw-araw nandito. Yung iba nga dyan, nakarating na rin naman dito. Pero masaya pa rin sila pag nakakapunta pa rin dito. So, pag gawin naman ngayon, diba? Mababa pa sila talaga. Nag-e-effort pa silang bumaba dyan. Pwede kang bumaba dyan. Hanggang doon, hanggang baba. Diba? Take off. Bikers, nagpapahinga pa. Mahirap-hirap din yung inakyat nila eh. So, mayroong dala silang mga camping materials. Siguro magka-camping sila. Iba dito yung destination nila. Siyempre, mahaba-haba pa itong aakyatin nila. Siyempre, paano ba naman hindi mo magugustuhan itong lugar na ito, di ba? Bukod sa maraming puno, tapos pataas siya, para siyang ano, di ba, ang ganda? Tapos mamaya may park doon. Ang nagiging problema lang kasi rito, yung kalsada, yan, ano na ito. Medyo, parang ang daling masira ng kalsada rito sa lugar na ito. Ganda lang din kasi dumaan dito. Kasi kahit katirikan ng araw, kapag ka dito pa sa loob, yung mga puno, nasisaydan yung kalsada. Saka okay din naman dumaan dito ng gabi. Nakadaan na rin ako rito ng gabi. 24 hours yung mga nagbabantay dun sa lugar na yun.
hindi naman delikado kasi wala naman akong nabalitaan dito ano-ano. Yung nga lang, dito kasi kami nagkaroon ng problema, no? Although hindi talaga dito sa lugar na to, dun, bago pumasok ng siksak, hindi naman dito. Pero dito kami madalas ulanin. Ganun kalayo dun sa lugar nyo. Pero achievement pa rin, kahit sabi mo ilang beses ka na nakapunta rito, wala, masarap kasi may mga talagang lugar na tumatatak sa isip tsaka sa puso. Ako kagaya nito, sa akin tumatak talaga sa akin to. Ito, hindi pwedeng hindi ako dumadaan dito basta pumupunta ako rito. Kahit sabi nyo hindi na ako tumigil, at least dumaan ako. Ayan, kagaya nyan, diba? Nadaan ka lang, kita mo yung mga nandyan sa park, di ba? Ayan, tingnan nyo. Atimonan Park. Di ba? Buti natin, ah. Ikot-ikot. Tingnan nyo, ah. Di ba? Ayan, tingnan nyo. May snake pa. Ayan. Snakes. Kalabaw. Pera. So, pwede na tayong lumayas. Dito nag pwedeng kumain diyan kasi minsan pumunta kami diyan gabing-gabi, may dala kaming lugaw ganun. Okay lang, wala naman, di ka naman pipigilan ng mga nagtitinda rito na kumain dun sa lugar na yun. Wala sa kanila yun. Uy, meron akong nakita ron, squid pool. Ay ba tayo eto, tusok-tusok kung pwede. Mamaya na siguro. Tayo rito. O yan, malaking santo. Nakikita niyo ba yan? Diba? Timonan pa po yan. No? Sarap sigurong umakyat dun sa bundok na yan. Pero siguro hindi na pwede. So let's go. May deliver pa tayo. Yung deliver natin parang nauwi sa ano? Sa pamamasyal eh. Deliver muna natin ito bago tayo mamasyal. Ayan, oo, di ba? Tingnan nyo, oo. Parang totoo yung tao. Ah, let's go, let's go. Eh, dito, medyo easy na to dito. Kasi, pababa dito eh. Ang bait nung ano eh. Nung nag-guide. Masayahin siya. Ito lang tayo sa gilid. Dito kami inabot ng sobrang lakas ng ulan noong mga panahon na yun. Ako kung alam nyo lang eh, halos mangiyak-ngiyak na kami noon. Kasi dito rin kami inabot ng ano, noong pagka-flat noong dalawang gulong namin, yung dala pa namin yung Honda Click noon. Naku, dalawang gulong dumapa. Tapos sobrang dilim, galing kami ng Cebu noon. Ang nangyari pa, yung flashlight na dala ko, ibinigay ko doon, iniwan ko doon sa Cebu. So wala kami dala flashlight to. Tapos inabot kami rito na hindi ko naman pwedeng pa-startin yung motor o kaya ano, ibabad yung ilaw kasi baka madiskrasya. Hindi na baka makaka-start noon. So tinulak namin ng madilim. Grabe, talagang zero visibility talaga, sobrang dilim. Dito 'yun sa lugar na 'yon. May mga nagdaranasan na rin kami abirya dito mismo sa lugar na to. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, may mga lugar talaga na tumatatak sa isip tsaka sa puso natin, diba? Ito yun para sa akin. So, kung ano man yung mga nangyari sa akin noong mga nakaraan, kung ano man yung mga nangyari sa amin nung asawa ko, nung kasama ko sa rito, baliwala sa amin yun. Kasi syempre, gusto mo yung lugar. So yun, dito na tayo sa labas. So ipagtanong na natin kung saan ang malusak. No? Tama. At labas. O, diba? Ang sarap. Ay, thank you, thank you. Hindi na ulan. Langka, oh. Thank you.
talaga yung sinasabi ko sa inyo, magmula doon sa kanina nilustang ko hanggang dito yan, pasarap na yung feelings ng lugar na yan. Maganda na. Ito yung highlights ng biyahe natin. Tsaka yung kanina, syempre yung zigzag dyan. Kasi atin tong deliver na to, diba? Galing. Ginawa na ng biyahe rito. Hindi na siya nakakaano na yun, yung parang nakakairita, hindi na. Welcome to Atimonan. Tataka ako, di ba? Atimonan Park doon, tapos wala ka pa sa Atimonan. Ano yun? Doon ako nagtataka eh. Hindi ko maintindihan. Pag binasa mo, nandun sa may park, Atimonan Park. Ano? Ganda, lawak, oh. Isa sa mga highlights na, ano to, na lugar to dito sa may Atimonan. O, oh, diba? Tignan nyo, oh. Oh. Malusak Cave. Yun, malapit daw sila sa Malusak Cave. So, hindi na siguro ipagtanong natin kung saan ang Malusak Cave. Kasi baka mamaya sumunod dito, parang syain o kaya parang gumaka na, ganun, ewan. Kaya maya maya magtatanong din tayo. Una ako dito, umanan na ako. Parang hindi naman crossing eh, pero may pakanan siya. So, buti nagtanong ako kasi baka mamaya lumagpas pa ako. Eh dito daw, so magtatanong ulit tayo. Dalawang beses ako nagtatanong kada meron ako lugar na pupunta. So ito na yung papuntang Malusak Cave. Ganda rin dito sa lugar na to, ha? Malinis, ha? Malinis na kalsada tsaka hindi siya polluted, no? Oh, diba? Oh, Talaba, oh. Quezon East. Let's go to Malusak Cave. Ito. Ito yung nakapagturo sa atin. Magpasalamat tayo kasi maraming salamat po. Maraming salamat po, Nay. Malusak Cave. At tayo'y papunta na ron. Ganda dito, oh. Tingnan nyo, oh. Welcome. Oh, di ba? Nakarating tayo sa hindi pa natin nararating na mga lugar. Eh, oh, gusto ko talaga punta yung mga probinsya talaga. Kasi dito, marami kang matutuklasan, di ba? Marami kang makikitang kung ano-ano. Ito, resort. Parang resort dito. Kasi Malusak Cave, di ba? Ako sa school, saan ang Malusak Cave? Malusak Elementary School, yan. Ang ganda rito. Napakatahimik. Ito yung mga masarap na tumirang probinsya, yung mga ganito, yung mga hindi talaga daanin ng mga ano. Ito, welcome, Malusak Cave. Ayan, eh. Tignan ko. Welcome, Malusak Cave. So, tatawagan na natin dito. Tatabi tayo sa ating pwedeng tabihan. Saan ba? Wala. Saan? Ayun. Ah, ikaw na pala yan. Pwede kayo pasok. Tay, magandang hapon po. Hindi ko na-expect ganun pala kalayo. Ang iniisip ko, sabi ko gano'n, malapit lang sa zigzag. Oo, oh, medyo malayo. Yun guys, sabi ko gano'n, tama-tama dito, malapit na ako, nasa Atimonan na ako eh. Kaya sa may dulo nga po yun. Eto. Ito, okay lang. Ano lang po yung nag-take up po doon? Maagi. Eh, mabagal lang ako magpatakbo. Opo, okay po. As in talaga mabagal lang. Tignan mo, magugustuhan mo to.
Aka, sa picture hindi siya ganun ka. Yung akala mo ano sa picture eh. Tataasan mo lang yung brightness niya. Saan mo pataasan yun? Ito, may nakikita mo naman dyan. Nag-isip pa ako nun eh, gawa na nag-canvas ka. Parang din talaga ako, mag-magsimula ako ng skill ng pwede. Pero, ang pag-aralan mo, yung Microsoft Office, tupalo na lang eh, madaling pag-aralan masyado eh. Video editing, AutoCAD, CorelDRAW, mga sticker, ang CorelDRAW naman, kung ako nagkakamali, mga design ng mga sticker, mga ganun. Palagay ko, t-shirt printing. Nga po yung anong tag dito, na ano ko kaya sabi ko, nag-canvas ako for the, ano eh, sa specs po niyo. Okay na yung specs niyan, kasi 8th generation na Core i5. Tapos hanggang 30, ano po ba yung kaya na-upgrade sa RAM? 32. Dito kasi may mga dililibiran ako nito. Mga iba, engineering din, yung mga nag-AutoCAD, nagpa-plano ng mga bahay, architect. Pengi nga ako. Anong sinakyan nyo? Ban po. Sabi ko, tiba naman po ng motor niya. Ang taas talaga ng ano doon. Nang pagdito. Yung kaya po ang good, sa ano yata yun eh? Sa Buscalan Cordillera. Hindi na kami nagpunta ron, pero kapunta kami ng Tinok, Ipugaw, Banawi. Iya, ano ko na lang, panoorin mo sa YouTube. Punta po kami sa YouTube nyo. Sige, oh. Okay, mission accomplished. Tingnan natin yung oras. Tapos mag-loop na lang tayo, papunta tayo ng Bundok Peninsula. So, 6, 5:10. 5:10. Tara, let's go. Balik tayo. Ayan, bumalik ako. Parang mas trip ko talaga eh. Hindi ako mapakali hanggat hindi ako nakakagala eh. So, ayan, balik tayo. Tal, kaya naman siguro ng ano, kaya pa to, kaya tayo makalabas ng maliwanag pa pagdating ng Unisan. Ayan, loop tayo, loop. Para maganda-ganda yung ano natin. Maganda-ganda yung diskarte natin. Barangay Lakip. So okay pala, pwede palang dumaan dito sa may Bundok Peninsula dito. Tapos paikot. So, siyempre, dito na tayo dumaan. Ganda o, tignan nyo o. Ang sarap naman dito. Barangay Ponon. What's that? Tinapay. So maya-maya maghahanap tayo ng kakainan kasi medyo hindi pa naman ako masyadong gutom kasi nakakain ako ng pakwan doon. Nakadalawang hiwa rin ako na malaki. Ayos. Nakakabusog talaga pag prutas talaga yung kinakain. Kesa dun sa kung ano-ano yung kakainin mo, mga chicheria, yung mga ganun. Maya't maya ka gutom. Pero pagka-prutas, talagang ano, malakas makapagpabusog. Eh kanina, uminom din ako kanina ng juice, di ba? So, ang tagal bago magutom. Tapos ngayon naman, kumain naman ako nung pakwan. So, ang tagal din, mabigat din. Kaya palagay ko, bago ko kumain ito, malayo na. Ganda pa dito. Malinis. Itong kagandahan dito sa mga lugar na probinsya, talaga malilinis pa. Malinis, maaliwalas, sariwang hangin, magandang tanawin. Tingnan nyo, di ba? Kapag wala kang itulang kabigin pagka nandito ka sa probinsya. San ka lang susuot, ayan o. View, 17. So, 17 kilometers, Unisan na tayo. May mga bata rito, medyo nakakapaglaro pa ng mga physical activities. Pagdating sa bandang mga sugat, wala na. Hindi na naglalaro ng mga physical activities yung mga bata. Kasi minsan, at syempre, may disadvantage at advantage din naman kapag ka merong internet sa'yo. Diba? Pero minsan, ang disadvantage naman kapag ka walang internet.
naglalaro pa ng mga physical activities, nagkakaroon sila ng bonding, mga kabataan, kesa dun sa talagang more on gadgets na, di ba? Parang minsan, hindi na rin sila nakakatakbo-takbo yung mga ganun, habulan, mga patid pero yung mga ganun daro, di ba? Dati sipa, kasi puro ano na lang talaga, puro online games na lang talaga eh. Ang nagiging habit na talaga ngayon ng mga bata eh, unlike nung mga medyo malayo-layo pa sa mga probinsya, ganun eh, kahit papano nagkakaroon sila ng physical activities. Free will! Woo! Free will! Yeah! Nakakatuwa lang, ang ganda dito sa lugar na to. Sarap ng ganto, di ba? Pero mga kagubatan ito, pwede pa bumakyat. Sarap na, parang nasa ano eh, yung papunta ng Caban, ano ba yan, yung Cagayan Valley, parang may gantong itsura doon. So ibig sabihin, talagang magkakawig lang naman talaga yung lugar. Diba? Parang ganito rin yun dun eh. Free will! Woohoo! Yun o. Ganda o. Panalo to. Bossing, saan po yung papuntang Bundok Peninsula? Paunisan? Ayan, maraming salamat ha. Pabalik kasi ako ng Laguna, tama ba? Opo, pero may dating po dito. Bulo. Sige po. Opo, maraming salamat po. Opo. Maraming salamat po. Wow. Ayan, mga bagsak na mga puno ng biyog. Ayos dito. Nyugan, ang daming ano, daming buko. Siguro mura buko rito. Ang dami. Tuloy-tuloy pa rin tayo. On the way tayo papuntang Unisan. Pero may nabasa ako rin, para nakalagay Unisan na. Pero pag may nakita naman ako, nakalagay doon Unisan. Makadulo ng Unisan yung tinatahak natin. Maganda sa Unisan, di ba? Meron tong ganto rito. Punta tayo sa beach. Ayun oh. Ayun oh, meron din puntahan ng motor, pwede kang magpunta doon eh sa lugar na. Pero siyempre dito na lang tayo, ayun oh. May araw pa rin. Dito tayo ngayon sa Unisan, Quezon. Buti na lang bumalik ako kasi kung babalik ako kanina ron, doon lang din ang punta ko. Punta ng ano. Pasyal-pasyal muna tayo. Magpa-araw muna tayo. Ayan o, kami yung bangka dito. Charap naman. Uy, Miming! Kamukha pa ng pusa ako, tinan nyo. Kaso lang, maubusan na ako ng ano, memory. Sayang. Wala lang. Dumaan lang.
Gano naman tayo eh. Uy, samahan ng tingin mo ah. Labas na tayo. At tama ba ito? Teka ha. Ayan o, Ulisan Quezon. Ito o, tingnan nyo o. Kapit hapon na o. Ah. Ayos ito ah. Bagong Baywalk ba ito? Ano nyo o? Ayoko lang din nakita ito o. Ayun o, may island dun. Dadaanan ko lang to, parang bagong gawa lang. Tinan nyo. Ayun yung tour ko. Ayun, bagong gawa lang yung lakaran niya. Hindi ko alam kung anong lugar to eh. Parang Burgos yata eh. Ayun, tapit hapon niya. Lubog na yung araw. Nandiyan na, may buwan na nga yun. So, sulit naman tong rides ko ngayon. Marami tayong nakita at saka natapos din naman natin yung behavior natin. So yan mga ka-Bexo TV. Hanggang dito na lang po. So, successful na lang po.